local people. We have free will. We are free men. We are free to join our demonstration, Amaya. Nagtatalo ngayon ng mga aktivista kung susundo nila yung usapan na what if blockade itong main thoroughfare. Actually, mas gusto ko sa ano, emotion. Sa emotion ko na. Kung ano yung nararamdaman. Please, 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 put safety first. Don't push, don't fall, don't stand on people. No violence. Nahanap ko yung mga konting detalye na nandito pero hindi natin napapansin na pag pinagsama-sama ko, makakabuo siya ng isang kwento. October 1, National Day ng People's Republic of China nang dumating kami sa Hong Kong. At kasagsagan ng binansagang Umbrella Revolution. Wala pa rin kasing karapatan ang mga taga-Hong Kong na malayong piliin ang kanilang leader para sa 2017 elections. Kaya libo-libo ang nagkilos protesta para sa demokrasya. Sa gitna ng mga demonstrasyon, may isang Pilipinang tahimik na nagmamasid. Kumukuha ng litrato. Siya si Zaiza Cruz Bacani. Kasi nung ngayon, nung una is actually curious lang ako. Parang kasi hobby nila dito. Yung weekly kasi dito, meron talagang rally. Boring kasi sa akin. Pag titignan ko boring. Pero nung lumabas ko, sabi ko, may something na mas malaki. Sumiklab ang kilos protesta nang arestuhin si Joshua Wong at ang iba pang mga student leader ng Hong Kong noong September 26. Si Wong ang 17 taong gulang na aktivista na boses at mukha ngayon ng henerasyong sumisigaw para sa kalayaan. Ang pag-aresto sa kanila ang nag-udyok sa sangkatutak na tao na sumali sa protesta. At noong nakaraang linggo, September 28, marahas silang sinubukang buwagin ng mga pulis. And then September 28, nangyari yung tear gas incident. Pagbaba ko dito sa may Chungpong building, mapababa ko pa lang, wala akong balak mag-shoot ah. Nag-isang kami tear gas. Ito ang mga kuha ni Zaiza nung mismong gabing yun. Sabi ko ang yung isang kuha ko na yung tumatakbo yung mama, bumagsak yung tear gas sa sa paa ko. Sinipa ko kayo pero sinundan ko pa rin. Kasi kayo yun, parang wag, andun na pala yung adrenaline. Andun na. Pero nasa isip ko lang, patay ako kay mama nila. Nangyari pa sama sa akin. Kailangan pa na kumuha. Sa mga litrato niya ng hagisa ng mga tao ng tear gas, ito raw ang tumatak sa kanyang isipan. Yun, kung makita ko siya, sinundan ko talaga. Since talagang kung saan siya pupunta. Yun, parang yun yung naging pinaka-focus ko that time. Kasi para sa akin, pag makunan ko to ng isang maganda, ito na yung history ng, parang ito na yung buong kwento ng September 28. Kasi yun yung time na nagpakita yung tao ng Hong Kong na lalaban. Isang Hong Kong na handang lumaban. Laban na tila wala namang kinalaman si Zaiza. Isa siya sa mahigit 150,000 Pilipinang domestic helpers dito sa Hong Kong. Isa siyang DH at isa ngayong umuusbong na photojournalist. Kasama ni Zaiza, sabay naming sasaksihan ang kasaysayan.
Tatlong araw mula ng tinear gas at tinransyo ng mga pulis sa mga rallyista. Lalo pang dinagsa ng mga pro-democracy na mamamayan ang Central District sa Hong Kong. Nagmistulang EDSA 1 at EDSA 2 sa ilang pangunahing kalye ng Hong Kong. Itong pwesto ko ang masasabi natin ground zero ng protesta rito sa Hong Kong. Hanggang ngayon, naka-okupa sila ng mga nakapaligid na malalaking kalye rito sa Central. Nandito yung mga opisina ng gobyerno at bangko at malalaking komersyo. My free press, freedom of assembly, at iba pang karapatang demokratiko ang mga taga Hong Kong sa ilalim ng British government. At nang ibinalik ito ng Great Britain sa China noong 1997, nanatili ang mga karapatang ito. Ang kulang lang ang malayong eleksyon para sa kanilang leader, ang chief executive ng Hong Kong. Yan ang kanilang ipinaglalaban. Kahit lagi silang dinarayo ng mga turista, hindi kilala ang mga taga Hong Kong bilang magiliw o palakaibigan sa mga dayo, lalo na sa mga domestic helpers dito. Pero tila ibang muka ng Hong Kong ang nasaksihan ko sa mga araw na iyon. Nagbibigayan, nagtutulungan ang mga kabataan dito. At may libreng English interpreters pa para sa mga dayo tulad namin. Iba rin ito sa Hong Kong na nakilala ni Zaisa, na 9 taon nang andito. Ano ba yung ordinaryong ugali dito sa Hong Kong? Para sa amin, this is the most racist city. The most racist city? Yeah, parang racist tong city na to. But itong generation na to, ang nakikita ko sa kanila is mas naging acceptable sila or mas kind or nice na hindi nila kalahi. Kasi makikita mo dito yung mixture ng iba't ibang lahi. And usually, hindi nangyayari yun. So, yung pinapakitang ugali ng mga aktivista ngayon ay ibang-iba doon sa ordinaryong nakikita mo sa yes, Hong Kong. Yes, ibang-iba. Na makikita mo talaga na may generosity sa mga may kusang loob. Oo. Hindi kaya dahil marami sa generation na to ang nagpalaki ng mga yaya galing Pilipinas. Exactly. Kasi mas open yung... Naniniwala ka doon? Naniniwala ako na malaki ang effect ng mga nag-aalaga sa kanila. Sinamahan ako ni Zaisa sa opisina ni C.Y. Leung, ang chief executive ng Hong Kong, na pinabibitiw sa pwesto ng mga rallyista. Isang umiinit na standoff ang naabutan namin. Dignify yourself. Ladies and gentlemen, please may I ask you to facilitate the vehicles come in, if for no other reason but to allow the other residents of Hong Kong to use the road behind you, which is now becoming congested. Inaharang ngayon ang mga aktivista yung mga sasakyan ng pulis. Ayaw papasokin dito sa kalye nito. Hinala ng mga aktivista, tear gas at mga baril ang laman ng mga sasakyan ng pulis. Sige.
Pagkatapos ng mga isang oras na tensyon, umatras sa wakas ang pulis. Lumipat naman sa ibang bahagi ang tensyon, kung saan may mahabang hanay ng mga pulis. Anumang pagsusumamo ng rallyistang yon, hindi rin napigilan ang pagpasok ng mga pulis. Kita mo, kahon-kahon ng mga barrel, tear gas, pepper spray at iba-iba pang mga equipment ang binubuhat ng mga pulis papasok doon sa pinabantayan nilang pwesto, yung opisina ni Chief Executive ng Hong Kong, si CY Hyung. Iyan ang sinasabi ngayon ng mga nagpaprotesta rito eh. Nagcha-chant sila ng gauta-gauta. Ang ibig sabihin nun na paliwanag nyo. Bakit nyo ginagawa yan? Bagamat nagkainitan, naiwasan ang karahasan. Ngayong araw ang deadline ng mga rallyista para magbitiw si CY Leung. Nakatakdang magbigay ng anunsyo ang gobyerno pagdating ng hating gabi. Hanggang kailan kaya mananatiling payapa ang kanilang demonstrasyon? At mauulit kaya ang bangungot na naganap sa Tiananmen Massacre sa Beijing noong nagprotesta rin ang mga estudyante roon noong 1989. Hating gabi, tahimik na pinakikinggan ng mga rallyista ang mensahe ng kanilang chief executive na si CY Leung. Malinaw ang kanyang pahayag. Hindi siya bababa sa pwesto. Muli na namang tumaas ang tensyon. Pagkatapos ng press conference ng Chief Executive ng Hong Kong na si CY Leung, kung saan sinabi niya na walang kompromiso, kailangan pa rin sumunod sa original na utos ng National People's Congress in China. Nagtatalo ngayon ng mga aktivista kung susundin nila yung usapan na huwag i-blockade itong main thoroughfare dito sa Hong Kong. Pinagkaguluhan ng lalaking ito na bigla na lang umupo sa gitna ng kalsada.
唔係，依個大家。 Okay, we do. 等你上嚟。 Who are you? Who are you? Speak. No, no, no. Habang alisto naman ang ibang mga realista na huwag tuluyang masara ang highway. May nahimatay pa sa gitna ng komosyon. Sa pagsara ng gabi, tila hati na ang mga nagpoprotesta. Sa umaga, maluwag na muli ang mga kalsada ng Hong Kong. Bukod kay Saisa, halos wala kaming ibang Pilipinong nakita rito. Habang nagtitipo ng mga taga-Hong Kong sa kalye ng Central District. Dito sa lagusan ng kalapit na malaking mall, nagkukumpulan ang mga Pinoy. Tila isang mini Divisoria ang eksena rito. Dito ko natuklasan na hindi lang si Saisa pala ang DH na may kamera. Ang isa sa mga litratistang Pinay ay si Mayolin Galera, tubong Abra at Palawan, at isa ring domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi siyempre kami mahilig kami sa hiking, so madalas yun talaga yung nakikita namin doon sa itaas. So habang umaakyat kami, nakikita mo yung magagandang view, so pinipicturean namin. Bagamat may mga camera rin, naiiba sila kay Saisa dahil mas pinipili nilang lumayo sa gulo ng kilos protesta. Pero ina-advise naman kasi ng mga amo namin or sa conflict na avoid nga sa crowd. Yung DFA mismo, in-announce. Tapos ano, pag sumali yung mga OFW, yung fine, 5,000 and then plus if ano pa, ma-freeze pa. Kung mga eksena sa kalsada ang laman ng kamera ni Saisa, ang laman naman ng kamera ni Mayolin, mga tanawin sa Hong Kong na napakalayo sa mga nagsisikipang gusali nito. Sa lente niya, iba namang pananaw ang aking makikita. Sa huling araw namin sa Hong Kong, humuhupa na ang protesta. Ngunit wala pang solusyon sa malalim na issue ng halalan dito. Lumayo na kami sa aksyon upang makipagkita muli kay Mayolin. Sa kanyang mga day off katulad nito, pinipili ng probinsyana na iwasan ang ingay ng lungsod at makapiling ang kalikasan. Siguro dahil na rin sa pagmamahal mo sa nature like that. Tapos yung passion mo sa photography, doon mo nabubuhos yung homesickness, yung lungkot, lahat. Sa bundok din sa Abra, lumaki sa atin si Mayolin bago lumipat ang pamilya niya sa Palawan, isa pang tahimik na lugar. Sa mga kuha ni Mayolin, hindi mo aakalain na may ganito palang bahagi ang Hong Kong. Bakit? Para si anong na ibibigay ng photographer sa'yo? Hindi ko ma-express, pero masaya. Masaya ako pag may mga subject pa na perfect, magaganda, masaya.
So kung walang photography sa buhay mo, ano? Malungkot. Malungkot. Malungkot talaga. Baka matagal na akong umuwi. Para kay Mayolin, ang kamera ay panangga sa kalungkutan. Para naman kay Zaisa, panangga ito sa diskriminasyon. Pagtatanungin na, oh, what's your day job? Do you do photography full-time? Tapos sasabihin ko, no, I'm a helper. Mag-iiba yung mood nung kausap ko, or parang, really, how can you do that? Parang ganun. Parang wala akong karapatang maging photographer kasi helper ako. Hindi, syempre, kapag nag-shoot ako na may camera ako, hindi na ako helper. Photographer na ako. Parang ganun. Ngayon, pinapangarap ni Zaisa na maging miyembro ng Magno, isang sikat na kooperatiba ng mga international photojournalists. Isa itong pangarap na tila abot kamay na sa tulong ng mga potografong naniniwala sa galing niya. Yung foundation ng photography niya, hindi ko malaman talaga, is really raw and yet so good. Iba yung approach niya, yung approach niya compared to the other photographers that I've seen. Premiadong documentary photographer si Rick Rocamora. Sa social media lang niya unang nakita ang mga kuha ni Zaisa. Definitely. Nag-stand out yung litrato niya. So ang nangyari, sabi ko, sino kaya ito? So I started, you know, thinking, how can I approach? Kasi meron din, although maganda, may mga konting flaws that I think I can contribute. Part ng trabaho ko kasi dito sa Pilipinas is pag may nakita akong may magaling, ay hindi ako nag-iintay na manghingi ng tulong. I approach. Sa tulong ni Rick, na-feature si Zaisa sa New York Times. At mula noon, mabilis din siyang nakilala sa Pilipinas. Let's welcome Ms. Zaisa Cruz Bacan. Inisponsor pa siya ng Fuji Film upang makauwi at makaharap ang mga bago niyang fans. The change of everything we do, we must give our best. Even just cleaning the floor, you should clean it properly. Because if you do your best and still you did not succeed, it's not your fault. It was like overwhelming. Yun yung nag-push sa akin na tanggapin talaga yung spotlight, yung i-own ko siya. Kasi at first, I don't like it. Nung una, ayoko. Parang, hindi ko alam na gano'n yung magiging effect ng NYT. I thought it was just an article. I never thought na gano'n yung magiging effect sa mga kababayan ko, na magiging inspiration pala ako. So, anong reaction ng mother mo dito sa ginagawa? Ay, tuwang-tuwa. Proud na proud siya. Doon pa rin yung pakiramdam na, sana doon ako bukas. Yung parang kahapon sabi niya yun, sana doon ako. Parang doon. Naiyak tuloy ako. Bakit? Bakit sinasabi niya yun? So nandun siya, naiwan siya doon. Matagal pa lang nauna ang ina ni Zaisa sa Hong Kong bilang domestic helper. At sa nakaraang 9 na taon, iisa ang kanilang amo at magkasama sila sa isang bahay. Hindi kasi sa mag-OFW pa, mahirap makompleto pa. Yung birthday, Christmas, 20 years. Gabi ni Christmas together. Proud na proud ako sa mother ko kasi she worked 365 days a year. Never nag-off yet. Just to make sure na maganda yung kinabukasan ng family namin. Bagamat nagkakaroon na siya ng pangalan bilang potografo, babalikan pa rin ni Zaisa ang trabaho niya bilang DH sa Hong Kong. Actually, isa sa reason bakit hindi ko maiwan ng domestic job is because of her. Ayoko maiwan siya na mag-isa doon. Kasi ako lang yung kasama. And one of the reasons na nag-roam around ako ng Hong Kong for photography is dahil hindi siya lumalabas, I show her na po. Oh, eto, kinuha ko niya. Nalaman ko rin kung bakit halos walang tigil na nag-shoot si Zaisa sa Hong Kong.
para sa kanyang ina na wala ring tigil sa trabaho. Si Saisa ang kanyang mga mata sa malawak at patuloy na nagbabagong mundo. Mula sa Hong Kong, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.